Welcome back, Pro Success. Welcome to Pro Success TV. This is Chris Horaris. Bakit Pro Success ang title ng channel natin? Kasi naisip ko Pro Success kasi sobrang dami ng negative na nangyayari sa paligid. Tsaka pagising natin sa umaga, negative na kaagad eh. Kaya Pro Success, wag na Pro Negative. Alright? Pro Success. Okay, shout out muna kay Rocky Sabas from Danao City. Bro, regarding sa tanong mo dun sa naunang video natin, so kaya ginawa ko yung pangalawang video na to about dun sa affordable house. Alright, sa halagang 1,000 pesos, yes, pwede ka na magkabahay. Okay? Ngayon, tatalakay natin yung magkano ba yung mga bahay na yun. Example na lang natin yung nakuha ko. Okay, hindi naman kamahalan. Hindi masyadong mura. Siguro para sa ibang mura lang, no? Para sa mga mayaman. And then, sasagutin natin. But bago dyan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo yung button dito. Okay, subscribe ka muna. And click the bell button para ma-notify po kayo sa next na video na gagawin natin. At kung magustuhan mo yung video na to, share mo sa mga kaibigan mo. Click mo lang yung share, and then sa Facebook o kahit saan dyan. Alright? Huwag kalimutan mag-comment kung mayroong mga katanungan, sagutin natin ulit. Gagawa pa tayo ng panibagong video para sa inyo. Alright? Okay, ito tanong ni Rocky, magkano ang monthly? So, in Cebuano, pila monthly? And ilang taon mo babayaran? Alright? So, actually, depende sa edad mo yan eh. Mayroon din namang short term. May 10 years to pay, may 15, may 25, may 30. Para sa akin, the longer is the better. Bakit? Mas bababa yung monthly na babayaran mo. So, yung pera na ibabayad mo na sana, pwede mo pang gamitin sa iba. Pag negosyo mo, okay? Mapalago mo pa siya. Alright? And, ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga requirements, yung qualification. Okay? So, qualification naman, hindi naman ganong hirap eh. At least lang, member ka ng Pag-ibig or may contribution ka na sa Pag-ibig at least 24 months or you are employed at least 2 years. Okay? So, marami naman sigurong employed ng more than 2 years dito sa atin, right? Of course naman. Pero, minsan nagtatanong tayo, ba't di nga ako na, di ko nga naisip yan. Meron parang murang bahay. Okay? And, ano pa? Magkano ang kailangan sahod mo para maging, para ma-qualify ka, maging qualified ka na mag-apply sa Pag-ibig Housing Loan, okay? Ang pinag-uusapan natin dito guys is about Pag-ibig Housing Loan. Kasi yun yung nakuha kong bahay through Pag-ibig yun. To Rocky at sa mga ibang nagtatanong dyan, magkano? Okay? Okay, yung nakuha namin bahay, it's 54 square meter siya. May, of course, may bahay na, no? Nung nakuha ko siya, bare lang, ako na nag-divide. Ginawan ko ng tatlong kwarto. So, malaki naman yung kitchen niya. Bali, nagpa-reserve ako 1,000 pesos. And then, kinumply ko yung papers. So, ang kailangan mo lang is 3 months pay slip. Okay? Meron kang 2 valid ID. Alright? Certificate of employment. At saka yung ITR. Alright? Saan mo kukunin yung ITR? Actually, dun din sa company natin na trabahuan mo. Alright? Binibigay yan doon eh. Dati kasi nasa call center ako, kaya yung binigay sa amin yon na tinago ko yon, nagamit naman. Alright? And, ano pa? Magkano kailangan yung sahod? Kahit maliit lang yung sahod mo, sabi ko sa naunang video natin, kahit kasambahay nga pwede. Kasi bakit? Tinanong ko yung sa Pag-ibig, magkano dapat ang salary para maka-avail ng housing loan sa Pag-ibig? Ito magugulat ka. At least 4,000 pesos. Grabe. Tignan mo yun. At least 4,000 pesos. Kahit sino pala pwede. E paano pag hindi ako employed? Alright? Self-employed. Pwede yun. Magpa-member ka sa Pag-ibig. Magkano monthly? 100 pesos lang naman monthly sa Pag-ibig. Eh.
within 200, right? At least 100 monthly, pwede ka nang mag-avail ng housing loan. Okay? So, ang kukunin mo para mas mura, gaya ng kinuha ko, foreclosed unit. Okay? Or acquired asset. Punta ka kung nandito, kung nasa ano ka, kahit saan lugar ka, hanapin mo yung mga Pag-IBIG office. Sa Cebu City, nasa third floor yan. Punta ka sa Ayala Business Center, may Pag-IBIG yun, yung main office nila. Nasa third floor, tanungin mo yung guard, tuturo ka, sabihin mo, acquired asset department or foreclosed unit. Hingi ka ng kopya. Okay? Sa next video natin, gagawa ako ng next video. Bago yan, okay, reminder, subscribe ka ulit. And thank you sa mga nag-like, sa mga nag-watch ng video natin. Alright, at least may encourage tayo na gagawa ulit ng mga informative videos. Okay, next video natin, ipapakita ko sa inyo. Pwede kang mag-comment below kung saan yung lugar mo. Papakita ko ano yung mga available na housing dyan. Yes, at saka pwede mo nang pasyalan pagkatapos ng COVID-19 na to. Pasyalan mo siya. Pag nagustuhan mo yung house, punta ka sa Pag-IBIG. Sabihin mo, gusto ko yung bahay na to, a-applyan ko. Ganun lang. Yes, ganun kadali. Alright? Nagugulat ka, no? Okay? Alright, so sa mga gustong magkabahay dyan na walang pan-down na 100,000, 200, or 300,000, walang pang-monthly, baka magiging kapitbahay mo pa yung kaibigan mo na kumuha ng bago. Tapos sa'yo, nakuha mo yung sa kapitbahay niya na, yes, hindi na patuloy ng unang kumuha na tawag dito, na foreclosed siya. Okay, or na-embargo kung sa ibang salita. Alright? So, next video, papakita ko sa inyo. Mag-comment ka kung saan yung lugar mo. Okay? Dito sa baba, comment ka. Hanapin ko yung... bibigay ko sa inyo yung listahan sa next video natin. Bibigay ko yung listahan ng mga foreclosed unit. Paunahan to, ha? Paunahan to. Kasi mamaya, magkapitbahay kayo nag-comment dyan. Next video, abangan mo. Subscribe ka, click mo yung bell button para pag may video akong pinalabas, ma-notify ka kaagad. Alright? Pangako yan. Lahat ng nag-comment, maglagay ng address mo, at saka kung anong lugar na gusto mong makita, anong mga available unit na mura, naka-foreclose sa Pag-IBIG. Meron dyan nakalagay, ready for occupancy, meron iba, unoccupied, meron din namang occupied. Ano ang ibig sabihin nun? Yung unoccupied, pwede mo nang tirahan. So wala na, umalis na yung dating nakatira. Yung occupied naman, nandun pa sila, may nagwawalis pa, may nagsasahing pa, may nakatira pa. So pag pumunta ka dun, huwag mo naman sabihin, bibilhin ko to. Hindi, huwag naman. Tanong ka lang kung pwede ba makatingin kasi nakita ko sa Pag-IBIG, available na daw tong house na to. So, at least, ano, makapag-copy ka pa. Alright? So, paunahan to, guys, ha? Paunahan. Once na-upload ko yun, bahala na kayo. Bisitahin niyo yung lugar. Kasi yun yung unang ginawa ko. Ang dami kong binisita. Yes! Pasyal-pasyal lang. Pag day off ko, pinasyalan ko yung isang lugar. Na next day off ko naman, pinasyalan ko yung isang lugar. So, namili ako, guys. May mga National Housing, NHA, ano ba yan? National Housing Authority, ano ba yan? Sa mga government employee yata yun eh. May na-foreclose pa rin. Yes! May na-foreclose pa rin. At sa mga private subdivision na naka-loan sa Pag-IBIG, pinasyalan ko yun. So, meron akong napili isang lugar. Medyo sa mountain side siya. Gusto ko kasi tahimik. Walang pampaserong sasakyan na pupunta. So, private lang. Merong habal-habal o single motor. Okay? Alright, so I hope nakatulong kay Rocky. Tanong mo bro, magkano monthly? Ito na, ang monthly ay 1,800 pesos lang ang monthly namin. Yes, maniwala kasi hindi. 1,800 pesos lang. Pero sa price na yan, sa bahay na yun na nakuha namin, kung ngayon mo siya kukunin, sa ganong kalaki, may house and lot na with a 54 square meter yun eh, siguro monthly mo yun mga nasa 8,000. Yes, sa mga bagong subdivision ngayon,
ganyan yung monthly mo, bro. Pag foreclosed, yan, o kaya 5,000. Pag foreclosed, sobrang baba talaga. Yeah. Lalo na kapag nasa 20s ka pa, tapos nag-apply ka, nako, sobrang baba. Alright? And, ito pa. Pag-uusapan natin sa next video kung ano yung mga magagandang pwede mong ma-avail through pag-ibig. Alright? Sinishare ko lang to para at least kahit pa paano makakatulong. Kasi alam ko sobrang daming nagre-renta ngayon. Hindi alam, siksikan eh. Ganyan kami, naranasan ko yan, ganyan kami dati. Alright? Tapos pag hindi ka nakapagbayad, palayasin ka kinabukasan. Yun. Alright. Sige, salamat and huwag kalimutan mag-leave ng comment kung saan yung lugar niya para ibigay natin sa next video yung mga available units. Kung meron akong makuhang picture, sasama natin. Picture ng house, alright? Para kahit pa paano, may picture ka na, may idea ka na, ito pala. Okay? Thank you so much. Pag may tanong, comment lang sa baba. Sagutin natin sa next video natin. Once again, this is Aries at your service. Pro success tayo, guys. Huwag na pro negative. Marami ng negative sa paligid ngayon. Positive naman tayo. Alright? Have a good night and God bless. We'll be right back.